Okay, my name is Panalo, mga Kiswanon. Salamat kahapon nga nag-iusa sa Dari Karol sa Nibahod. Nga din nag-perform at preachers, mga young preachers. Nga din nag-perform sila sa mga mensahe. Hindi na maglangan sa Babi at ang Biblia in the Book of Matthew, chapter 6, verse number 33. Apalihan din daw, walang sa Mestido sa Forum sa Ginoo. Matthew 6, verse number 33. Okay, kung nakita na nyo, say amen. Kaya tuntungan sa pagbasa ng verse number 33, renewed. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all things shall be added unto you. Ingon pala sa verse number 33, but seek ye first, upon pangitaan ninyo pag-una, the kingdom of God, ang ginharian sa Diyos, and His righteousness, o ang iyang pagkamatarong, and all these things shall be added unto you. O kini ang daraming mga butanga, ay lugaw niya ka ninyo. Will it us pray? Let me pause yung ulo sa mata. Ginoo, this Lord, salamat Ginoo sa gabigang Ginoo na ikaw, Ginoo, Lord, nag-aaral para yung pray, Ginoo. Lord, salamat sa takna karoon na makakaroon, Ginoo, sa mga mensahe na kung ituruhan, Ginoo, Lord God. Ayaw, Lord, ay ikaw magkakataag na kaalam, Ginoo, sa pag-inator sa inyong mensahe, sa matag-usap na masakta nila, na akong mensahe, Ginoo. Lord, wala po mahimok mong wala ikaw, sa nga Jesus. Amen. Okay, in verse number 33, Matthew 6, verse number 33, but seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apan pangitaan niyo pag-una, ang gingharihan sa Diyos, o ang iyong pagmatarong, o ang kananing mga butanga, gadugang anak ka ninyo. Kita madugay sa mensahe karon, in the book of Matthew 6, verse number 33, dahil nata sa mag-focus in verse number 33. But seek ye first the kingdom of God. Ato muna, seek proper priority. Seek proper priority. Tumo ang saktong prioridad yung pagtagad. Nga naka-seek proper priority. Now in the phrase, in the verse 33, in the first phrase, but seek ye first the kingdom of God. Mark the word, seek ye first. Seek ye first. Pangitaan pag-una. Kung saan itong pangitaan pag-una? Na dapat atong isip ang atong priority sa Ginoo, na sakto. Na rin, yatagan na ito, magtagal una. Atong muna is glory, ang panimaya sa iya. Na tinahanan na ito, ang priority, na dapat sa panimaya sa matagal daw. O ang guidance diyan sa itong kinabuhi. O government of the king. Na din, isa na gadumaras ito, pagaling karon na taga na ito, pagtagal, na saktong pagtagal niya. Kaniya. Mga Kristiyanon, na ba kay proper priority? Nagatag ba ang pagtagal? Na sakto? In prayer, sa matagbo, sa pagkuntago, nagatag ba ang pagtagal sa prayer? Sa reading Bible, in time of soul winning, and attending Bible studies, na ano ba nang i-privatize sa matag, adlaw sa matag, nga din ka na mabuhat, nga dapat yung kinahanan na ito, seek proper priority. Hatagag yung pagtagad, nasaktong pagtagad, ang pulong sa Ginoo. Amen? Na hatagag itong pagtagad ang pulong sa Ginoo, kung atong maliwalaon ang pulong sa Ginoo, dili atong kinabuhi, dili dagan sa pagkamatarong kapilin, isarapin yun, kung atong ibaliwala ang pulong sa Ginoo. Because sometimes, we are just the hearers of the word of God, but not the words for God. Nga rin, usa lang natin paminaw sa pulong sa Ginoo, apan dili magbuhat para sa Ginoo. Nga kung nakay sakong priority sa pulong sa Ginoo, dapat imo nang buhaton para kaniya. Na ingon diri, seek ye first, pangitaan ninyo pag-una. Na unsa man pagpangitaan una, ang pag-imaya sa Ginoo.
malipay siya. Seek proper priority. And number two, seek personal purity. Amen. Pangitaon ang pangitaon kabalikong pagkaputli. Kaya sa panahon karon wa na'y tao nga kaputli. Makita na lang verse number 33, in the second praise and his righteousness. O kakiyang pagkamatarong, ang pagkamatarong ang atong pangitaon niya kaniya. Nga din ang Diyos matarong, musunod butang na matarong. Na ato pong pagkitaon ang pagkaputli na din ang Diyos putli, magalakaw butang na putli po. Nga din ito ipakita na din kita karoon mga Kristiyano nagkakautada sa pagkadautan. Kung dili atong gi-ubi ang Ginoo nga diin siya naglakaw diyan sa pagkamatarong, o kita mga Kristiyano nga diin nag-alaga niya, muubi ka niya kaniya, ingon nga kita mga matarong usa. In verse number, Proverbs 10 verse number 54, pareho sa ating Bible, Proverbs 10 verse number 54, 24. Ngayon pa rin, the fear of the wicked it shall come upon him, but the desire of righteous shall be granted. Ang kahadlok sa dautan, it shall upon him na nagkakwanda kaniya, but the desire of righteous shall be granted upon ang timuha sa pagkamatarong ihatag. Ngayon, kung pangitawan niyo ang kagaling pagkaputli, ihatag niya sa Ginoo ang pagkamatarong. And his righteousness nga itong pangitawan na ang iyang pagkamatarong. Nandiyin in the book of Psalms 145 verse number 17, the Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. Na ingon ang Diyos matarong sa tanan niyang dalan o ang balaan sa tanan niyang mga buhat. Nandiyin ang Diyos matarong man o kinahanglan putanga magmatarong niya kaniya. Nandiyin mong sunod putanga matarong o balaan na usang Kristiyanon. Seek personal purity o ang iyang pagkamatarong na dapat na itong pangitaon. And number three, see promise provision. Kita nga po na ang verse number 33. In the last phrase, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Tanawa sa ating Ginoo na kung mapabilin na niya kaniya ang tanang butang, ganugang ngayon ka na ito. Apil na niya ang pagkaon. Food. After that verse number 23 and verse number 26, ipagkaon magani sa Ginoo ang langgam sa kanilang kita pa ka iyang katawan. Right, amen. Na iyang makumbisyonan. Na diin ang saad niya, kung mapabilin niya kaniya, yan ang iyakatag. Ang tanang utang na itong ipagtimuha ni kaniya. Bilang food, fitness, ang atong panglawas, na diin mapabilin ka na iyang saad, na diin ang fitness, ang atong panglawas, iyakatag niya nga diin, katagal niya mayang panglawas, matagal daw kung mapabili tayo kaniya ang passion. Mga gamit, not the passion of this world, but the passion according to the God's word. Yeah. Na din modesty, modest apparel, na din di sura sa 2 Timothy chapter 2 verse number 9. Dapat modesty yun. Sa ito, hindi natin makita ang pagka ang buhat sa kalibutan. Read your Bible, Philippians 4 verse number 19. Philippians 4 verse number 19. Ngunit Padre, but my God shall supply all your need according to the riches of glory of God. Nadiin, ingon siya sa Apostol Pablo nga sa taga Philippi, nadiin, ang akong Ginoo musupply, mutagbo sa tanang mga panginang ganon. Sumala sa iyang bahandi
sa imaya ni Jesus Kristo. Nga diin, ang nga dapat ito ba provisionan ang yang